Hi guys, good afternoon. This is Spira Dalagan. We are going to show you how to cooking of pasayan in this and then shrimp in. So, ito po yung ingredients ng lulutuin ko ngayon na ginisang shrimp or sauteed shrimp. Onion, garlic, tomatoes, and ginger. The simplest way of cooking shrimp. So, plain, syempre, dapat may oil. So, I prefer using this. Para mas healthy. Superheat lang po muna. Ayan, medyo mainit na, kaya pwede na po. Garlic. And konting difference lang, kakaroon pwede lang siyang magsabay ng onion. Ayan, tingnan nyo. Kaya halos pwede lang siyang pagsabayin kasi mabilis kong magkulay brown o ma-overcook ang garlic. So that's the reason na pwedeng pag ang technique ay pwedeng pagsabayin ang onion tsaka garlic. Para magkapareho lang sila. Even lang yung ano nila. Kulay or luto. So, ganyan kadaming shrimp. So, these are the three big tomatoes. Kaya po siya madami para masasa. Yun po ang technique o sekreto ng ginisang kahit wala pa ng ibang ilagay na seasoning. Diba, Pai? Medyo lumalabas na yung sauce na natural sauce ng tomato. So, mas healthy pa siya kasi wala ka masyadong walang seasoning na nilagay pala. Almost ito lang yung magbibigay ng sariling sarap or sauce or sarsa ng menu natin. Ito na nyo, lumalabas na, diba? Masarap tignan. Kaya lang, since madami siyang tomatoes, so much better na kung anong kayang kainin or enough to make you full. So, yun lang din ang kasi syempre pag maraming tomatoes mas easier na mas madaling masira. So ayan, ito ng ano, pwede na yung tomatoes. So pwede na isunod ang luya. Dapat hiwa na slice na maliliit or manipis para pwede lang ding kainin yung ginger. So since medyo tamad yung naghiwa or nag-slice, kaya ganyan ang itsura niyan. Kunti lang. Dapat madami lang din. Madami din sana. Kasi, of course, mabango siya pag maraming ginger. Over first, para lang mas maluto pa yung ginger.
let it simmer for a few minutes, like 1 minute or 2 minutes. Ayan na yung itsura niya. Masarap ng tignan. So imagine, ito lang yung natural sauce ng luto mo. So yan ang sekreto. That's the secret for you not to get like high uric acid. So as much as possible, make it natural lang. So, pwede na isunod yung shrimp. Yeah, ito na po yun. So, of course, ang shrimp, hindi mo naman siya dapat. Ang ginis ng shrimp, hindi dapat lagyan ng sabaw. Kaya, ang technique ganito. So, drinking water lang. From there, huwag mong patuloyin. So, diretso dyan para so, yan yung ano niya, taba na iwan. So, sarap sana isama, no? Yan na po yung itsura niya. Tingnan niyo, masasa. So, from add a little salt, a little pepper, and a little ginisang mix. Konti lang. Ayan siya, maluluto na kasi few minutes lang, like 3, 4, max 5. No, sobrang ano na, 3 minutes lang. Pwede na to. So, pwede mo nang ilagay yung mga spices. Yeah. At least kahit may konting green. Sili lang naman. Tsaka dahon ng sibuyas. Mixing. Cook it for like 2 more minutes. Let it simmer lang. Para mas mag-absorb yung mga condiments. Tsaka yung lasa ng sibuyas ng dahon at tsaka so, dapat saglit lang siya para malamot yung shrimp mismo. Kasi kung mas matagal nga, just like what I have said, na mas matigas siya kung mas matagal. Ayan guys, pwede na siya. So, like after 2 minutes, yan na yung total result niya. So, tingnan nyo yung sauce ng kamatis or tomatoes and yung soap, like yan lang yung parang sabaw niya na from soaked shrimp. So parang nagsariling sabaw niya lang yan. So no added water, kundi yun lang yung ibinabad sa tubig from babad direct to the pan. So, magsasariling sabaw lang siya. So, pwede na. Habang light green pa yung dahon, so parang ma-overcook na. Okay. So, ayan. Masarap po siya. Ayan na siya. Kinakain na. Masabaw. Kinakain na. Hini-enjoy na. Oh, let's eat and enjoy. Watching, this is Spira Dalagan.